Teeny, teeny palm, petite nachnaya ptichka. When was it over all this of Tom? Tim got one is ptichka. Sa isang madilim at liblib na lugar sa probinsya namin, maraming mga kwento na nakapalibot. Maraming mga tao naniniwala sa mga kababalaghan na di o mano ay laganap sa aming lugar. Pero meron din naman mga iba na tulad ko na mas piniling maniwala sa kasabihan na to see is to believe. May tuturing na sagana ang aming lugar dahil sa mga iba't ibang uri ng mga prutas na tumutubo kahit saan. Kahit saan pa man mapadpad ang paningin mo, marami kang makikita na pwedeng ikabuhay ng mga tao. Di usong tagutom sa amin. Ang uso lang ay ang mga kwentong kababalaghan na sadyang kumakalat sa lugar. Laging sabi ng mga matatanda, huwag nang lumabas kapag hapon na, lalo na kung gabi na. Hindi pa uso sa amin ang elektrisidad noon, kaya kapag sapit ng hapon o alas 6 na, parang pusikit na ng karimlan sa paligid. Ang ilaw lang na nagagaling sa lampara ang aming tanging tanglaw kung kami may gagawin pa sa gabi. Sa tuwing sasapit ang gabi, hindi maiiwasan ang mga kakaibang marinig mo sa paligid. May tahol ng aso, sigaw ng pusa na tila may nakikitang kaaway, makapagaspas sa pakpak ng ibon na lumilipad, at kung ano-ano pa. Kung tutusin, medyo pangkaraniwan lang naman yung mga tunog na yun na kahit sa syudad, maaring marinig. Pero kung sa bukid mo marinig ang mga tunog na yan, umuusbong ang mga haka-haka na nagmumula sa mga isip ng mga may aktibong imahinasyon. Hindi naman talaga ako naniniwala sa mga sabi-sabi na mga nakakatanda sa amin. Hanggang isang araw, ginabi akong umuwi sa bahay mula sa paaralan. Natagalan ako dahil marami pa akong tinapos doon. Mga bandang alas 6 talaga ako nakalabas sa paaralan namin kasama ang aking guro. Iba ang daan ito pauwi sa bahay niya, kaya naghiwalay din kami at nagsimula na akong tumahak ng daan patungo sa amin. Kahit alas 6 pa lang noon, animoy nasa kalaliman na ng gabi dahil nababalot na talaga ng dilim ang paligid at sadyang napakatahimik. Tila sa aming lugar, maaga talagang natutulog yung mga tao. Medyo may kalayuan ang sa amin, kaya talagang matagal-tagal pa bago ako makakauwi. Hindi naman uso sa lugar namin ang motor. Marami kang madadaanan ng mga puno ng saging, lube, at iba pang mga malalaking puno. Dahil nga, hindi naman ako naniniwala sa mga sabi-sabi ng matatanda, matapang at dire-diretso lang ang aking lakad. Hindi ko iniintindi ang kapaligiran. Hanggang sa kalagitnaan ng aking paglalakad, naramdaman ko na meron sumusunod sa akin. Nasa alas 7 na ng gabi yun. Ang tanging ilaw lang na meron ako ay ang lighter ko na dala. Agad ko itong tinuro sa likod ko para malaman ko kung sino ba yung sumusunod. Pero wala naman akong nakita, kaya pinakibit-balikat ko na lang. Habang patagal ng patagal, hindi mawala-wala sa aking hinagap na meron talagang nanunubok sa akin. Kaya tinanong ko na kung sino at bakit ako sinusundan, ngunit walang sumasagot. Nang napasinghap ako dahil may narinig akong tunog na... Binaliwala ko na lang, inisip ko na baka ibon lang talaga yun. Sa hindi kalayuan, natanaw ko ng bahay namin, at syempre katulad ng ibang bahay, tahimik ito at wala na rin ilaw. Malayo ang mga kapitbahay namin, kaya di uso ang pakikipagkwentuhan pagsapit ng gabi. Walang makakadinig sa iyo na iba kung ikaw ay papalahaw.
nung natanong ko ng bahay namin, naagip naman ang aking mata ang bandang unahan ko. Tila may isang tao na nakahiga. Lalapitan ko sana siya upang malaman kung kailangan nito ng tulong. Nabigla itong tumayo sa isang pambihirang paraan. Hindi ko may paliwanag. Ay sa hayop ang kilos nito. Nanilisik ang mga mata ng nilalang na pulang-pula at may mga matutulis pa na nangangalit ng ngipin. Dahil sa nakita ko, agad na pumasok sa aking isipan ang mga bulong-bulungan ng mga matatanda na meron ng pag-alagalang aswang sa aming lugar. Dahil doon, parang hinampas ng giyelong tubig ang aking buong pagkatao na marahil ito na nga sigurong sinasabi nilang aswang na pag-alagala. Totoo ang mga sabi ng matatanda. Dahan-dahan, lumapit sa akin yung nilalang na kanina lang ay nakahandusay. Ngayon, tila para bang isa itong hayop na gutom na gutom. Sa sobrang takot ko, nanigas ang aking katawan at hindi ko magawang sumigaw. Napapikit na lang ako at nagdasal upang humingi ng tulong sa Panginoon. Nang muli kong dinilat ang aking mga mata, wala na sa harap ko yung aswang at narinig ko na lang ang tinig dito sa ibabaw ko. Saka naman ako nakagalaw at nagmamadali akong kumaripas ng takbo sa bahay namin. Habang ako'y tumatakbo, may sumulpot naman na aso sa likuran ko at panay ang tahom nito sa akin. Mistulong hayop sa laman. Isa itong malaking asong itim na nagbabaga ang mga pulang mata. Pero kahit nang hina na ako sa takot, mas binilisan ko pang pagtakbo ko hanggang sa narating ko na nga ang pintuan namin. Hindi ako makapasok agad dahil nakalak ang pinto. Kaya nagsisigaw ako kay Papa para pagbuksan niya ako. Umiiyak na ako at talagang halos gibain ko na ang pinto sa mga katok ko. Si Papa naman, dali-daling bumaba para pagbuksan ako ng pinto. Ang aso'y dahan-dahang lumapit sa akin at tumutulog pong mga lawi nito. Marahil alam nito na na-corner na niya ako. Sobra na talaga ang takot na nararamdaman ko. Pakinandam ko, taon sa tagal para buksan ni Papa yung pinto. Kalaunan, dumating na rin si Papa upang papasukin ako. Sa labis ko na sindak, halos na itulak ko si Papa para makapasok sa loob. Bigla naman naging isang itim na ibon ang kaninang aso na naglalaway nung napasulyap ako muli dito. Agad itong lumipad sa ipapawid. Dali-dali akong pumasok at nilakang pinto. Humihingal ako na umiiyak na mga oras na yon. Nung medyo kumalma na ako, lumaluha akong sinalaysay lahat kay Papa ang mga nangyari sa akin. Hindi naman siya makapaniwala na ligtas pa rin akong nakauwi. Marami kasi sa amin na nawawala at hindi na alam kung nasaan na. Ang pinagsususpetsahan nila ay yun ngang pag-alagalang aswang sa lugar. Kaya simula ng gabing yun, naniniwala na ako sa mga aswang at iba pang mga sabi-sabi ng mga matatanda. Kinabukasan, habang nasa paaralan ako, kinuwento ko lahat ng mga nangyari sa akin kagabi sa aking mga kamag-aral. Yung ibang mga kaklase ko ay labis na dismaya sa aking mga nilahad. Nilukuban na sila ng takot na umuwi paghapon, baka kasi gabihin din sila. Dati, sa tuwing oras ng uwian, naglalaro pa kami. Ngunit ngayon, wala nang pansinan. Galit-galit na kumbaga. Pagsabi ng guru namin na oras na ng uwian, kanya-kanya na kami ng lakad pa uwi. Medyo nagtaka rin yung mga guru namin kasi dati sa tuwing sasapit ang hapon, masaya pa at maingay sa paaralan. Ngunit simula ng araw na yun, tila ba isang lugar na inabandon na ang paaralan dahil sa napakatahimik at wala ni isang tunog ng tao sa paligid. Dahil sa mga nangyari sa akin ng gabing yun, lagi na akong maagang nakakauwi. Natuwa naman sila Mama at Papa dahil daw makakatulong na ako sa mga gawaing bahay. Kaya ako na rin yung nagluluto ng hapunan namin. Maaga kaming kakain ng hapunan. Pagkatapos kumain,
kahit may assignment ako, sumasabay na akong matulog kila mama. Sa paaralan ko na lang gagawin yung mga assignments ko. Maaga naman kasi ako nakakarating, kaya may oras pa ako. Ilang araw pang lumipas, nang muli na naman nagparamdam yung aswang sa akin. Tila hindi yata ako nakalimutan nito. Isang araw, maaga akong nakauwi galing sa paaralan. Inutusan ako ni Mama na mag-i-give ng tubig sa poso dahil hindi pa nakakauwi si Papa. Dahil maaga pa naman, agad na sumunod ako. May kalayuan din yung pag-i-give ko, mga nasa 2 minuto yata o sobra pa. Ang paligid ay puno ng malalaking punong kahoy, kaya masasabi mo talaga nakakatakot doon, lalo na kung baguhan ka sa lugar. Habang naghihintay ako na mapuno ng galon na daladala ko, ramdam ko na may tila nakamasid sa akin. Kinakabahan, nanilingon-lingon ko ang paligid. Subalit wala naman akong nakikita. Pero malakas na ang kutob ko ng mga oras na yun. Kaya nang mapuno ko na ang galon, dali-dali ko itong kinuha para makauwi na kaagad ako. Ngunit habang ako'y naglalakad, ramdam ko sa aking liguran na parang may tunog ng taong sumusunod sa akin. Inisip ko na baka si Papa ito. Kasi sa tuwing nakakasalubong kami, minsan si Papa, nadyan na pala sa likod ko na hindi man lang kumikibo. Kaya nung akala ko na si Papa yung sumusunod sa akin, bigla ko itong natanong na, "Pa, saan ka po galing? Bakit ka natagalan sa pag-uwi?" Ngunit sa paglingon ko, wala naman tao. Tingnan ko ang ibabaw ng kakahuyan. Baka kasi yung aswang na naman yung nagpaparamdam. Ngunit wala naman. Saka imposible naman siguro. May araw pa naman ang hapon na yun. Hindi ko mapigilan na hindi bumilis yung pintig ng puso ko sa takot. Tumakbo na ako papunta sa amin. Ngunit nasindak ako lalo nung mapansin ko na tila pabalik-balik na lang ako sa akin dinadaanan. Malapit nang magdilim at di pa rin ako nakakarating sa amin, samantalang kanina pa ako tumatakbo. Nagsisimula nang tumulo ang luha ko sa halong takot at pagod. Napaupo ko sa lupa upang makabawi ng lakas. Nang walang ano-ano, may dumaan ang matandang babae sa aking harapan. Nagulat ako, hindi ko alam kung saan siya nanggaling. Tinanong ko ito, Lola, saan po kayo pupunta? Bigla itong huminto sa paglalakad at dahan-dahan lumingon ang ulo nito sa akin. Ngunit ang kanyang katawan ay nanatili sa direksyon nitong tinatahak. Tanging ang ulo lang niya ang humarap sa akin. Nayinig ang buong pagkatao ko at nabitawan ko ang galon ng tubig na aking hawak-hawak. Nung tinignan ko ng mabuti yung mukha ng matanda, bumalik sa aking isipan yung gabing nagpakita ito nung ako'y ginabi sa pag-uwi. Hawig na hawig ang mga pula nitong mata na nanilisik at mga ngipin nito na matutulis. Hindi ako makapaniwala dahil sa mga nagdaang ilang linggo nung huli ko itong nakita, muli itong nagparamdam sa akin. Wala akong magawa ng mga oras na yon. Hindi ako makakilos, kaya katulad ng ginawa ko nung una, umikit na lamang ako at nanalangin. Pagdilat muli ng mga mata ko, wala na yung matanda. Ngunit wala na rin yung tubig sa loob ng galon na inutos ni Mama. Tumapon ito sa lupa. Pero hindi ko na yung inintindi. Dinampot ko yung galon at dali-daling binaliktad yung damit ko na pang itaas. Naisip kong marahil niligaw ako ng matanda at ayon sa paniniwala, pangontra dito yung pagbabaliktad ng damit. Nang matapos kong baliktad rin yung aking damit, dali-dali akong tumakbo. At sa wakas, nakauwi na rin ako sa bahay. O anak, bakit pawis na pawis ka? At bakit ginabi ka na? Saka, asa na yung tubig na inutos ko sa'yo? Ma, sorry. Sabay habol ng hininga ko. Nagparamdam kasi ulit yung aswang sa'kin. Yung nakita ko nung isang linggo. Ma, sorry talaga, Mama. Ha? Naku, okay lang. Mabuti't nakauwi ka ng ligtas. Ay,
Ano ba yung aswang na yan? Bakit kayo lagi yung binupuntirya? Alalang wika ni Mama. Anak, mabuti pa't kumain ka na. Tapos na kami ng mama mo. Bukas may pupuntahan tayo. Sabi ni Papa sa akin. Mabuti't di nagalit si Mama dahil wala akong daladalang tubig. Salamat din at ligtas ako nakauwi sa bahay namin. Matibay talaga yung paniniwala sa Diyos. Mawawala ang masasama kung hihiling ka sa Kanya. Pinagpapasalamat ko na nakauwi din si Papa nung gabing yun upang hindi na kami mag-alala ni Mama dahil baka siya naman yung puntiriyahin ng aswang. Kinaumagahan, maaga akong ginising ni Papa para sa aming pupuntahan. Hindi ko alam kung saan kami pupunta at kung anong dahilan, sapagkat wala naman siyang sinasabi. Akala ko, sobrang layo ng pupuntahan namin, pero ilang minuto lang yata, mga 6 o 7, nakarating na kami. Dinala ako ni Papa sa isang albularyo na si Lolo Tomas upang itanong kung bakit nangyayaring laging pagpaparamdam at pagpapakita ng matandang aswang sa akin. O Freddy, bakit kayo napadpad dito? Tanong ng albularyo sa Papa ko. Manong, nais ko po sanang patingnan itong aking anak sapagkat lagi siyang nakakakita ng aswang. Pangalawang ulit na itong nagpakita sa kanya. Paliwanag ni Papa. Ganun ba? O sige, maupo ka muna iha. Titingnan natin. Sabi ng albularyo sa akin. Umupo na ako, pero hindi ako umiimik. Nakikinig lang ako sa usapan nila Papa at ni Lolo Tomas. Kaano-ano ba ng bata ang matandang aswang na sinasabi mo, iho? Tanong ng albularyo kay Papa. Hindi ko po alam. Natitigilan na wika ni Papa. Pero baka tama ang aking hinala na ang iyong ina. Tama ba, iho? Sabat ni Lolo Tomas. Ho! Paano niyo po nalaman ang tungkol sa aking ina? Nagulat na tanong ni Papa. Matagal ko nang alam ang istorya ng pamilya mo. Alam kong namatay ang Papa mo nung atakihin sila sa bukid ng aswang at tanging yung ina mo lang yung nakaligtas. Subalit makaraan ng ilang araw ng pagkamatay ng iyong ima, siya naman pagtataka naming lahat dahil hindi na lumalabas ng bahay ang ina mo kapag umaga at pagsasapit ng gabi. Palagi din itong nakikita ng mga ibang tao na laging puno ang mukha ng dugo, pati ang mga kamay nito. Paliwanag ni Lolo Tomas. Po! Ang akala ko po, namatay ang Papa ko dahil sa inatake siya sa puso. Sindak na tanong ni Papa. Yun marahil lang sabi ng mama mo sa'yo. Hindi sinabi ng mama mo ang tunay na rason, sapagkat isa na rin siyang aswang. Naging aswang ng ina mo dahil nakapagkasundo ito sa kilala niyang aswang na gawin na lang siyang katulad nila. Hindi niya kasi alam yung gagawin kasi wala nang iyong ama. Kaya hindi ito sinabi ng mama mo sa'yo dahil ayaw niyang pati ikaw ay mawala sa kanya. Ilan taon ka na pala nung iwan mong iyong ina sa dating bahay ninyo at anong ganap nung umalis ka? Pagtatanong ng albularyo kay Papa. Yun pala ang dahilan na pagiging aswang ni Mama. Hindi pa rin makapaniwala na sabi ng Papa ko. Nung umalis po ako sa kanya, kasama ko yung aking mag-ina. Unti-unti ko nang nalalaman na aswang siya. Halos lahat ng aming kakainin, galing pala sa tao, ang mga lamang loob nito. Sa una nakakaya ko pa, pero sa huli, hindi ko na kinaya. Hindi nito alam ng aking asawa na ang laging kinakain namin ay mga lamang loob pala ng tao. Mga galing sa bangkay. Oo, aswang ang ina ko. Subalit mga patay lang na taong kinakain niya. Pagsisiwalat ni Papa. Anong rason na tumalis kayo? Usisa pa ni Lolo Tomas. Umalis kami ng asawa ko dahil malapit na siyang manganak ng mga panahong yun. Ayokong lumaki ang anak ko na ang kinakain ay galing sa mga patay na tao. Sobrang galit na galit si Mama nung ako'y umalis. Huwag ko daw siyang iwan dahil kami na lang daw ang natitira niyang pamilya.
Subalit umalis pa rin ako kasama ang asawa ko na malapit ng mga anak noon. Nagbanta si mama sa akin bago ako makalis ng tuluyan. Sabi niya, isinusumpa niyang balang araw gagawin niyang isang katulad niyang magiging anak namin. Pero hindi ko ito pinansin at nagtataka naman ang aking asawa dahil hindi nito alam ang ibig sabihin talaga ni mama. Naluluha na kwento ni papa. Kaya pala, laging nagpapakita at nagpaparamdam yung matandang aswang sa iyong anak. Marahil dahil sa banta nito. Sabi ni Lolo Tomas kay papa. Marahil nga, ganun nga po Manong. Sang-ayon ni papa. Papa? Si Lola? Si Lola Kaswang? Namumutla na tanong ko kay papa. Hindi ako sigurado anak, pero oo, aswang ang lola mo. Hindi pa ito alam ng mama mo. Hindi makatingin ng diretso na wika ni papa. Pero bakit po? Nilihim ko sa iyong ina ng mga araw na yun. Baka kasi pag nalaman niya, iiwan din niya ako at ilalayo ka sa akin. Baka hindi niya matanggap na may lahing aswang ang pamilya ko. Pero ang lola mo lang naman yung aswang anak. Sabi pa ni papa. Galit po ba si lola sa akin? Maluha-luha na tanong ko. Siguro anak, dahil sa banta nito sa akin noon. Sagot ni papa at tuluyan na nga itong napaiyak. Dahil sa mahabang pagkukintuhan ng albularyo at ng aking papa, hindi namin namalayan na malapit na palang gumabi. Mga nasa alas 5 na yun ng hapon, ngunit madilim na rin sa labas dahil umaambon. Minabuti naming umalis na kaagad. Baka abutin pa kami talaga ng gabi sa daan at baka magpakita na naman si Lola. Binigyan kami ni Papa ni Lolo Tomas ng isang kwintas o habak bilang proteksyon namin para hindi naman basta-basta malalapitan kami ng aswang. Nagmamadali kami naglakad ni Papa dahil may narinig na rin kaming mga ingay. Bago pa man sumapit ang alas 6, nakarating naman kami ng ligtas sa aming bahay. Nadatnan namin si Mama na tila ba takot na takot ito. Ang sabi ni Mama, may narinig siyang dalawang aswang na nasa bubong ng bahay namin. Sabi pa niya, parang mag-asawa yata ito. Pagkatapos pakalmahin ni Papa si Mama, doon niya sinabi dito ang lahat. Kung saan kami nang galing at kung anong mga nangyari. Sinabi na rin ni Papa ang tungkol sa kanyang ina. Hindi naman makapaniwala si Mama sa mga nalaman niya at imbis na magalit, ito'y natakot pa sa kanyang nalaman. Hindi si Mama makapaniwala na nakakain na pala siya ng laman loob ng tao nung siya'y nakatira pa dun sa bahay ng lola ko. Pero ang pinagtataka ko ay kung sino ang mag-asawang aswang na nagpaparamdam kay Mama nung umalis kami. Marahil nga, hindi lang si Lola ang aswang na pag-aalagala sa lugar namin. Sabi naman ni Papa, hindi daw pumapatay si Lola dahil ang kinakaya lamang nito ay mga bangkay na. Pero bago kami umalis ng bahay ng albularyo, nagsabi ito na bumalik kami sa ikalimang araw. Nung dumating nga ang ikalimang araw, bumalik nga kami doon kay Lolo Tomas para malaman namin ang dahilan kung bakit nagpaparamdam si Lola sa akin. Sumama na rin si Mama dahil natakot na itong magpaiwan sa bahay. Baka sakaling abutin na naman kami ng gabi pag-uwi. Doon na sinabi ng albularyo kay Papa na mas mabuting puntahan nito ang lola ko para malaman ang balak nito sa pagsunod sa akin. Nakumpirma ni Lolo Tomas na yung lola ko nga ang nagpapakita sa akin palagi. Sobrang takot na takot kami ni Mama sa mga nalaman namin. Sabi pa ng albularyo, pagsapit ng araw ng Biyernes, puntahan na namin si Lola para kausapin. Sinabi rin ng albularyo na huwag kaming matakot dahil sa araw naman kami pupunta at hindi sa gabi, kaya hindi malakas ang pagiging aswang nito. Mahina ang aswang kapag may liwanag ng araw, ayon sa kanya. Kailangan daw puntahan at kausapin ni Papa si Lola para matapos ng lahat. Kinabukasan,
pumunta kaming tatlo nila mama sa dati nilang bahay noon. Daladala namin yung kwintas o habak na bigay sa amin ng albularyo upang pangproteksyon sa mga aswang. Pagdating namin dun sa dati nilang bahay, napakalaki na ng mga punong nakapalibot dito. Yung mga damo sa bakuran ay singlaki na ng mais. Nung pumasok kami sa loob ng bakuran dahil wala namang sumasagot, napasigaw kami ni mama at napatakip ng aming mga bibig at ilong dahil puno ito ng mga patay na tao. Yun marahil ang mga kinukuha ni Lola sa sementeryo upang kainin niya. Dahil sa sobrang dami ng mga damo at malaking kahoy, hindi mo akalain na may nakatira pa pala doon. Hanggang sa lumabas na nga si Lola sa pinto, bitbit ang isang takore na ilalagay niya sa kanyang lutuan sa kusina. Agad kaming lumapit sa kanya. Kami ni mama ay magkayakap at labis ang nanginginig dahil sa kaba. Nabigla naman si Lola nang masilayang kami. Ma, pagtawag ni Papa kay Lola. Anong ginagawa niyo dito? Halata sa itsura ni Lola ang labis na pagkagulat sa pagkakakita sa amin. Lola? Tawag ko sa kanya habang mahipit na hinahawakan ni Mama ang damit ko para hindi ako makalapit kay Lola. Ma, anak ko pala, si Veronica. Pakilala sa akin ni Papa kay Lola. Alam ko, bakit ba kayo nandito? Magsilayos nga kayo? Pagkataboy ni Lola sa amin. Ma, alam na namin, nandito kami para ayusin ito. Paliwanag ni Papa. Anong alam ninyo? Anong ayusin? Nakapamayawang na tanong ni Lola. Ma, alam na namin na sinusundan mo ang anak ko at tinatakot mo siya. Alam kong tututuhanin mo ang banta sa amin noon na gagawin mo siyang katulad mo. Kaya naparito kami upang sabihin na tigilan niyo na kami. Walang kakurap-kurap na sabi ni Papa na nakakuyom ang mga palad. Ano? Anong pinagsasabi mo? Hindi ako tumatakot sa anak mo. Oo, nagpapakita ako sa kanya 2 beses. Pero hindi ko balak na gawin siyang katulad ko. Napapailing na sabi ni Lola. Eh bakit niyo po sinusunan si Veronica? Natatakot na ang anak ko. Sagot ni Papa. Hindi ko siya tinatakot. Bagkus, ginagabayan at pinoprotektahan ko ito sa mga katulad ko ring aswang. Ilang beses ko nang nakita na malalagi sa peligro ang apo ko. Kaya imbis na siya ay mabiktima, agad ko itong tinatakot upang mas bilisan niya ang paglalakad. Dahil kung hindi ko ginawa yon, paniguradong isa na siyang bangkay ngayon. Paliwanag ni Lola kay Papa. Ano po? Ibig niyo sabihin, may rason kung bakit niyo siya tinatakot para iiwas sa mga kalaban ninyo? Tanong ni Papa kay Lola. Oo, mahal ko rin ang apo ko, kaya hindi ko magagawang saktan siya. Kahubig siya ng ama mo. Naluluha na wika ni Lola. Kung ganun, wala pala dapat kaming ikatakot sa'yo. Paninigurado ni Papa. Huwag kang magsalita ng tapos anak, dahil pagsasapit ang kabilugan ng buwan, nagiging malakas kaming mga aswang at hindi namin mapipigilan ang aming pagkatakam sa mga tao. Kaya baka hindi ako makasiguro na ligtas kayo sa akin. Sambit ni Lola na biglang bumalasik ang muka. Pero ma, sabi ni Papa na akmang lalapit kay Lola. Sige na, umalis na kayo. Marami na mga nakakarinig sa usapan natin. Habang maaga pa, lumayo na kayo upang di kayo abutan ng dilim sa daan. Taboy muli ni Lola na napatalikod. Sige po ma, salamat sa mga sinabi mo. Mag-iingat ka dito, ma, ha? Paalam ni Papa na halatang nagpipigil ng iyak. Ingatan mo rin ang mga anak mo at asawa. Mag-ingat kayo palagi. Wika pa rin ni Lola na nakatalikod. Pero ma, iisa lang naman yung anak ko. Sagot ni Papa na hinawakan ng ulo ko.
Hindi. Buntis ang asawa mo. Kaya sigurado, taka na taka mang ibang mga aswang sa amoy niyang dala sa sinapupunan. Pagsisiwalat ni Lola, nahalatang nangingiti sa boses. Ha? May bunso na po ako? Nabiglang napatingin si Papa kay Mama at pareho silang natuwa. Oo, oh, sige na. Umuwi na kayo para maaga kayo makauwi sa inyo. Lagyan nyo pala na palagi ng bawang at asin yung paligid ninyo, lalo na yung bubong. Habang dinadala ng asawa mo ang pangalawang anak ninyo, di kayo basta-basta malalapitan ng aswang. Payo ni Lola. Sige po ma, alis na kami. Salamat po ma. Paalam muli ni Papa. Lola, babay po. Kiming sabi ko, bago kami umalis doon. Agad na nga kaming umuwi pagkatapos noon. Grabe, ang bait pala ni Lola. May rason pala kung bakit siya nagpapakita sa akin upang ilayo ko sa mga tulad niyang aswang na masasama. Saka kaya pala nung umalis kami ni Papa papunta sa albularyo, sinugod ng aswang si Mama sa bahay dahil buntis ito at takam na takam siguro sila. Saya ko na lamang kay Lola na buntis pala si Mama at may kapatid na ako. Nung makarating kami sa bahay, agad namin sinunod yung payo ni Lola na maglagay ng mga bawang at asing sa paligid. Marami na rin gabi ako nakakalilig ng mga tinig ng aswang, subalit hindi ito makalapit sa amin maski sa aming bubong dahil nga sa mga asin. Nasa puno lang sila at mukhang tama nga si Lola. Maraming mga aswang na mag-aagawan sa kapatid ko. Lumipas pa mga araw at buwan sa pagbubuntis ni Mama. Dahil nga malayong ospital sa amin, dinala namin ito sa isang babaeng albularyo na kakilala rin nila Mama. Doon nang anak si Mama at si Papa naman ay panayanlagay ng asin at bawang sa paligid upang hindi kami malapitan ng mga aswang. Habang ako naman, nasa gilid lang at nakamasid kay Mama habang pinapanganak ang kapatid ko. Matapos ang araw ng nanganak si Mama, nakauwi na kami na masayang-masaya dahil may baby na kami. Dahil sa payo ni Lola, ligtas kaming lahat. Namuhay kaming matiwasay kasama ang aming bagong miyembro ng pamilya, ang bunso kong kapatid. Wakas. Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sanang patingin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants. Pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko na nandito lang po sa Pilipinas at yung mga tagaibang dimensyon at tagaibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta po sa Dolls and Spooks. I hope that you're all doing well. Okay, so yung pong binasa ko pong kwento po ngayon ay sinulat po ng isa pong bagong author. Well, at least bago po. Ngayon ko lang po siya nabasa yung kanyang kwento na si... Okay, medyo kakaiba yung kanyang pen name. 102630SC. Okay, so 102630SC. I'm not sure kung bakit ganun yung napili po niya na screen pen name. Okay, pero ayun nga. Sa Facebook, ang pangalan po niya is Samsam. Okay, so ayun. So maraming salamat sa'yo, Samsam na lang. Okay, sa pagpayag na basahin ko nga po yung story mo po dito sa ating channel. So, hopefully mabasa ko pa rin yung ibang mga kwento niya dito sa channel natin, since nung binasa ko kasi talagang sobrang magaganda talaga. Sobrang nakaka-excite yung mga kwento niya, at saka talagang maganda yung imagination niya, yung takbo na kanyang imagination. Okay, by the way, gusto ko na rin sanang ipromote din po yung pong page po ni Better Known. So, punta rin po kayo dun sa page po niya sa Facebook, Better Known, nandun naman po sa description box ng video na ito yung kanyang link para dun sa Facebook page po niya. So visit nyo na rin po siya para po makabasa po kayo ng kanyang mga likhang isip, mga sinulat po niya mga kwento. Okay, so since fictional naman po itong kwento po natin, hindi ko po masyado, wala na po ako masyadong katanungan, pero siguro sasabihin ko na lang yung mga nakuha ko po mga lessons po dito sa kwentong ito. Okay, unang-una, so yung character po dito sa kwentong ito, hindi po siya naniniwala dati sa mga sabi-sabi ng mga matatanda. Ngayon, hindi ko naman po siya talaga totally mabiblame, since siguro nga, syempre, hindi naman yung pwede maniwala ka na lang ng basta-basta na wala ka naman patunay or
Katulad yan, hindi naman kasi madaling paniwalaan talaga yung mga ganito kasing mga bagay-bagay kung wala ka naman sariling experience. Pero at the same time, siguro irespeto mo na lang din yung mga kanilang paniniwala at saka mag-ingat ka na rin. Kasi katulad niyan, okay? So, wala yung kanyang lola, okay, na nagliligtas pala sa kanya for all she know. Eh, ayun. Baka napahamak na siya, baka matagal na siyang patay, baka kinain siya ng aswang dati pa or what. So, ayun. Nasa huli kasi yung pagkisisigaya na palagi kong sinasabi. Kaya, ayun, mag-iingat na lang talaga tayo, lalo na kung nakatira kayo sa probinsya, sa isang liblib na lugar. At talagang kailangan nyo talaga ng iba yung pag-iingat. Kasi, ayun, huwag na natin hintayin na, okay, na totoo pala yung sinasabi nila habang kinakain ka. So, diba, mabuti na yung nag-iingat ka talaga tayo. Okay, and then aside from that, ang isa pang na-derive ko po na story po dito is, yung lola niya ay isang aswang. Okay, now, medyo controversial yung napili niyang, well, hindi naman napili. Kunyari, controversial yung pagiging aswang niya kasi siya yung tipo na pinili niya na maging aswang dahil hindi doon yan makaya na yung buhay. Hindi ko masyado maintindihan kung anong ibig sabihin ng author po doon, okay, ni Sam. Maring ang ibig sabihin nun is parang hindi niya alam kung paano niya bubuhayin itong anak niya, kaya magiging aswang na lang siya para makakuha siya ng mga laman loob ng mga bangkay tapos papakain niya yun sa anak niya. So ganun ba yun? Para sa akin medyo extreme naman yata yung kanyang napili, di ba? So minus well, nagtrabaho na lang sana siya, and then yun, kung ano man yung kayanan niya, so long as marangal naman yung kanyang trabaho, di yun ang ikabubuhay nila ng kanyang anak. Okay, so hindi naman yung to the point na pipiliin niya na maging aswang para lang may mapakain siya dun sa anak niya. Gusto ko naman, laman loob ng tao, kahit pa na bangka ito, medyo nakakatakot pa rin at saka nakakapangilabot. Pero ayun nga, maski isa siyang aswang, at least hindi po siya pumapatay ng tao. Well, kasi mga bangkay na ngayon kinakain niya, diba? At saka talagang mabait siya, tumutulong pa rin siya sa kanyang apo, sa anak niya, kahit na, yun nga, medyo sumama siguro yung loob niya nung una kasi nga iniwan siya. Pero siguro eventually na-realize niya na tama lang yung naging desisyon na lumayo sa kanya. Kasi syempre, yung mga iisipin ng tao kapag kasama mo yung, yun nga, katulad yun, aswang, ganyan. So, baka iisipin na aswang sila lahat. Eh, hindi rin naman siguro niya gustong mangyari yun sa kanyang apo na pangilagan ito ng ibang mga tao dahil nga sa pinaniniwalaan na aswang nga siya. Aside from that, yun lang naman yung masasabi ko tungkol dun sa kwentong ito. So, I hope na nag-enjoy po kayo sa napili ko pong kwento. So, bukas po babalik po tayo sa pagbasa po ng mga true stories. So, meron pa naman po mga silabit po sa akin ng mga stories po dito sa atin. Sa, at saka makakakuha pa rin naman ako ng stories from Spookify. Again, yung Spookify po na tinutukoy ko, yung pong Spookify na admin po si Silent Rasta. So, nakalagay na lang po yung link po nila dito sa description box po ng video. Okay? So, ayun lang po. So, maraming salamat po sa inyo pong pakikinig at saka sa pag-suporta po nyo sa Dalsin's Book. Sana patuloy po nyo yung gawin po yan. Wala po sanang sawaan. Okay, patuloy nyo po akong suportahan sa aking mga endeavors. And then sana tulungan nyo po ako na makamit po yung 30K. Okay, so makaabot tayo ng 30K. So please, kung hindi pa po kayo subscribe, ano pang hinihintay nyo, subscribe na po dito sa ating channel. Pakiclick na rin po yung notification bell para updated po kayo sa lahat po ng mga happenings dito sa Dalsin's Books. Pakigive din po ako ng thumbs up, please. Isang thumbs up dyan. Para malaman ko kung nagustuhan nyo po yung kwento. At yun nga, share nyo po please ito pong video na ito sa inyong paboritong social media like Twitter, Facebook, kahit saan po na gusto po ninyo. Malaking tulong po yan para mas mapalago pa po natin itong ating Dalsin's Books family. Okay, so dito ko na po i-end itong video. So again, thank you so much for listening and watching. Take care always and God bless. Stay fabulous and spooky, spooky dolls. Bye-bye! Bye-bye! Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganun, ipadala mo na yan sa dollsandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.